si My Purple Airs Channel. Ako si Aisha. In today's video, ay magre-review tayo ng makeup tool. And yun ay this baby over here. Ito yung Color Me Automatic Foundation Applicator Pro Edition. So, dalawang klase siya. Merong first generation and ito yung mas latest. Binigay siya sa akin ng Sephora PH for free. And kung gusto nyo pong umorder, ilalagay ko yung link nila down in the description box. Just click show more para makita nyo yung link. So, yun na nga guys. This product cost 3,283 pesos. And ito yung itsura niya. According dito, babasahin ko lang yung claims niya para alam natin kung ano ba yung dapat nating i-expect dito sa product. Ayon dito sa packaging, it is an all-in-one sonic applicator plus it can provide 8-hour superior coverage. So, wow! And according dito sa kanyang illustration, this product can substitute our trusted fingers, yung mga brush, as well as yung beauty blender or yung mga blending sponges na ginagamit natin sa paglalagay ng ating foundation. So, yun, it's easy and universal. We can apply any liquid or cream, powder, or foundation. Tapos sa loob, ito yung itsura ng product, mga sis. Actually, nagamit ko na siya late kung nagawa tong intro. Meron tayo ditong extra sponge. And ito yung itsura niya. And it is battery operated. So, I think yun lang naman yung aking intro. So, kung gusto niyo nang malaman kung ano bang naging verdict ko sa makeup tool na to, please keep on watching! Okay, let's start using the product. Ito yung kanyang itsura, katulad ng pinakita ko sa inyo kanina. And itong silver na to, ito yung pinakatakip niya. So, aalisin lang natin siya. And pag hinawakan niyo yung parang sponge niya, I must say, ang lambot-lambot niya. I feel it's going to be very gentle tsaka smooth pag in-apply niyo na sa inyong face. Ayon dito sa may instructions manual, pagkatapos natin alisin yung puting papel or puting plastic para gumana na yung baterya, gagawin natin is ipapump natin directly dun sa may sponge yung either foundation or primer, tapos ikakalat natin siya doon sa lahat ng area na dito sa sponge. As you can see, meron na akong eye makeup going on as well as kaunting lipstick. Ngayon naman, foundation na. Hindi siya masyadong, kumbaga, sumisip-sip ng product. So, it's a thumbs up. So, let's open it. Ooh. It glides on very smoothly. And the more na hinahagod mo siya, mas nagiging mukhang natural kasi nawawala yung mga streaks. Okay din na pa-teardrop yung kanyang shape kasi kahit dito sa ilalim ng ating eyes, nakukuha niya. So, ayan na mga sis, nalagyan na natin yung half ng aking face and I must say, mas lighter sa aking skin tone yung foundation. But, nagamit ko na siya kaya alam kong pag tumagal, nagsiset naman. So, lagyan na rin natin yung kabila para buong mukha natin, pantay na. Mga sis, nakikita nyo naman, di ba, hindi ko dinidiinan yung paggamit sa kanya. Sobrang ginaganon-ganon ko lang, ganyan-ganyan. Hindi ko alam kung magaspang ba yung mukha ko, but look what happened. Sira! I think sira siya, ha? Kasi tignan nyo, dito tayo nagre-rely sa sponge para malagay yung product sa ating face. Tapos, ito namang body para mag-vibrate. So, paano sila magiging effective kung hindi na sila magkadikit? Buti na lang I have a spare one. So, gagamitin ko na lang yung spare one. Hi mga Airs Loves! I am back! And tapos na ako mag-makeup. And hindi ko na ginamit tong refill. Ang reason ay wala pa akong picture na pwede kong i-post sa Instagram na maayos-ayos po siya. And natatakot ako na baka pag ginamit ko tong extra sponge na meron ako, masira lang din siya. Wala man lang akong memorabilia nang siya ay maayos-ayos pa. Talagang bumigay na siya, humiwalay na siya dun mismo sa kanyang pinaka-body. And hindi ko alam kung paano siya ididikit. Hindi naman siguro pwedeng Mighty Bond kasi sisip-sipin nito yung Mighty Bond. And syempre, Mighty Bond chemical, nilalagay natin to sa mukha. So, I think sira na talaga siya. But,
I tried my best na maging gentle. Hindi ko naman siya ni-rub. Maayos naman yung pagkagamit ko sa kanya. Pero ito pa din, nasira pa din siya. So yun, I'm going to share my thoughts, my final verdict about this Color Me Automatic Foundation Applicator, yung kanilang Pro Edition. Binigay siya sa akin ng libre, but I need to be honest with you guys. So my rating for this product, it's going to be a thumbs down. 100% thumbs down. I am not going to recommend this sa inyo. Kasi yung experience ko sa kanya, guys, ha, in my experience ito, take it from my experience, nasira siya. First time ko pa lang siyang ginamit. Actually, may potential siya eh. Kasi nagiging flawless talaga yung application ng makeup. Though, I think, kung meron kang mga imperfection na talaga medyo nakaumbok yung mga pimples mo, ganyan, still, hindi pa din siya, ano eh, hindi siya sapat para ma-cover and maging flawless. Pero kung ang balat mo naman ay talagang makinis na to begin with, well, I can recommend this sa'yo. Pero be very careful lang ha, kasi sa akin, nasira siya. So be very gentle. And for the price, for me ha, personally, hindi siya mura. Again, this cost 3,283 pesos and hindi biro yung ganung halaga. Although meron naman siyang kasamang sponge na ganito, tumatagal lang tong sponge. Pinaka matagal na yung 3 weeks. And to be fully honest with you, it's really time consuming. Hindi siya para dun sa mga on the go na tao. Kasi katulad nung pinakita ko sa demo, ipapump mo siya, tapos ikakalat mo pa siya, make sure mo na lahat ng space, nalagyan mo ng foundation, tapos ilalagay mo siya sa face, magmamasan siya. So, alam niyo yun, hindi siya para sa mga on the go na tao na nagmamadali, gusto ng flawless looking in an instant. I still prefer my trusted blending sponge kasi ito na nako-control ko yung nipis. Kunyari napakapal yung lagay ko ng foundation, naninipisan ko siya ng naninipisan. Unlike dito, hindi ko siya manipisan kasi parang kinakalat ko lang yung foundation sa buong mukha ko. Unlike dito sa blending sponge na to, since damp siya, the more na dinadamp-damp ko siya, numinipis nang numinipis yung coverage ng foundation ko. So na natitimpla ko ayon sa aking liking. So, ayun pa yung isang masasabi ko sa kanya, plus yung sponge, hindi siya maglalast ng for a very long time. Unlike this one, hanggat hindi siya butas-butas, hanggat di siya sira-sira, pwede mo siyang laban. Ito, lilinisan mo lang siya ng alcohol, hindi mo fully mare-remove yung stain ng makeup mo. So, ayun, mga sis. Pero nasa sa inyo pa rin ha, kung gusto nyong itry, it can really provide you a flawless finish just as long as na makinis yung face mo. Perfect siya. I'm sorry, Sephora, but I am not recommending this sa aking mga viewers because in my own opinion, this is not worth the money. So, yan. And that's it, mga Aries loves, for today's review. If you enjoy this kind of videos, please do give me a thumbs up. Sana po ay nakatulong or nakapagbigay ng ideas sa inyo. So, yan. Again, thank you so much for watching. And sana po ay mag-subscribe kayo. The subscribe button is down below para naman po nanonorify kayo sa tuwing nag-upload ako ng videos. So, yan. Thank you so much. And I'll talk to you on my next video. Ingat kayo. Bye! Bye.